Magandang araw po sa lahat ng mga viewers natin at welcome back po sa ating YouTube channel, Ascenso Pinoy TV. Ngayon ay pag-usapan natin ang posibleng market, kita at mga benepisyo sa rabbit farming. Napakaraming benepisyo ang makukuha mo sa pag-aalaga ng koneho o rabbits. Unang-una dito is, pwede sila gawing alagaing hayop o pets sapagkat napaka-friendly ng mga rabbits sa mga bata. Yung ihi nila at saka dumi ay hindi rin mapanghe. Pwede mo siya dalhin kahit saan. Ang local New Zealand na 2 months old, maaari ni siyang mabenta ng 300 to 350 bawat isa. Pag upgraded naman o F1, maaari siyang mabenta ng 1,500 to 2,000 per piece. At ang 2 months old naman na mga pure breed, ay maaari siyang mabenta ng 8,000 to 9,000 bawat piraso. Sa loob ng 1 month na pagbubuntis, ay manganganak na yung rabbit. Minimum of 6 and maximum of 12 or 14 ang mga anak ng mga rabbits. Kaya napakadali lang silang maparami. Ang mga rabbits ay ginagamit din sa mga laboratorio as experimental animals sa mga research schools. Pangatlo ay ang rabbit meat. Masarap at masustansya ang karne ng rabbit. Ito ay high protein at low fat. For family healthy consumption, makakatipid ka na sa konsumo. Imbis na bibili ka ng pork at chicken meat, papalitan mo na lang ng rabbit meat. So may family market na kaagad. So pag healthy meat ng kinakain mo at ng pamilya mo, in a long run, makakatipid ka na sa medical expenses. Pang-apat na market is yung balat ng rabbit. Pwede siya gawing damit sa mga malalamig na lugar. Pwede siya gawing sombrero. Mabibenta siya ng 100 per piece. Pwede siya sa office table, patungan ng mga flower base. At pwede siya gawing basahan sa paa. Panglima is yung buntot at paa ng mga rabbit. Yung buntot ay pwede gawing keychain. At yung paa naman ay pwede naman gawing lucky charm. Mabibenta mo ng 20 to 30 pesos bawat piraso. Next naman is yung dumi o manure ng mga rabbit. Pinaka the best itong organic fertilizers sa mga halaman at mga tanim na prutas. Ito ang tinatawag na cold manure. Nitrogen, phosphorus at potas, pwede ito diretso sa halaman. Pwede mo rin siyang mabenta 20 per pack. At pwede rin sa vermiculture kung may vermiculture kayo sa farm. Ang kuniho ay walang sagit na nakakahawa sa mga tao. Di katulad ng manok na may chicken flu at sa mga baboy naman, ESF. Ang kuniho ang pinakamalinis sa grupo ng mga hayop sapagkat kumakain lamang ito ng halaman. Ang rabbit farming ay maliit na puhunan lamang ang kailangan, subalit malaki ang kanyang potensyal na kita. Pag-abot ng 6 months old, maaari mo na siyang i-breed. Sa loob ng isang buwan ay manganganak na yung inahing rabbit. So sa loob ng 1 year, ang isang inahing rabbit ay pwedeng manganak ng 6 na beses at may mga 6 hanggang 12 na mga kids, average na anak. Kaya napakabilis dumami ng mga rabbit. Yun lamang po sa araw na to at sana ay may mga natutunan kayo. Please paki-follow na lang yung Facebook page ko at paki-subscribe yung YouTube channel ko, Ascenso Pinoy TV, para magiging updated ka sa mga next videos natin. Peace.